Yung mga device na ginagamit nila ngayon, hindi na po visible to the naked eye. Kanya mahirap pong makita. So, if you will indulge po, I will show you an example of the latest one. So, if you will show us, sabi niyo, hindi makikita sa naked eye. Oo. Oh. Ito. Saan yan? Sabihin na lang, it's a demo. Ito po yung pinakahuli. Ito po yung huli namin. Late. Okay. Ito po makikita niyo sa labas. Okay? Yeah? So, parang ganito po yan. Ayan. Yan. Ito po yung skimming device. Papasok po yan sa loob. Okay. Ayan. Tapos napakatong yan. So pag in-inspect nyo po, wala kayong makikita. Ayan. Tapos yung camera po, pakita mo yung camera. Ito po yung camera. Yung una. Actually po, to give a history, sir, yung kinikwento po ni Mr. Khan kanina, ako po si, I'm Toby Mendoza from BDO. If you indulge me, sir, I can show you progression how fraud has migrated. Years ago, sir, meron tayong pong ito, ang tawag dito, yung ATM throat, no? Kung saan pinapasok yung ATM card. Ganito po, di ba? Ang ginawa po ng original skimmers, naglagay po sila ng maliit na skimming device. Pag pinasok po siya, di na po niyo mapansin. Ganyan po yung skimming. So, they need to get two things, no? Your mag stripe data at saka yung PIN. Yung mag stripe po kasi is a 50-year-old technology. So, ang ginagawa noon, tawag nun shoulder surfing. Nag-enter po kayo ng PIN, meron palang tao sa likod camera. Na sinisilip yung ano, o kaya may camera. So together with the regulators, we started implementing pin patches. Diba, may takip na po ngayon yung mga ATMs. So pag nag-pin ka, natatakpan, hindi na kaya silipin, maskin may camera. So ang next na ginawa ng skimmers was to come up with what you call a pin pad overlay. So yung pin pad po ng makina, ipapatong po nila to. So akala mo, pinapasok mo yung PIN mo. Pupapasok naman po yung PIN mo, nakaka-capture rin nila yung data, nadu-duplicate nila. So kailangan nila i-recover to, i-download nila yung data para ma-match doon sa cards. So syempre po kami, nag-evolve rin, nag-improve kami ng technology together with the regulators and the banks in the Philippines, medyo na have better appreciation sa fraud. So ngayon, iba, nag-check. Fake. Kaya marami nakikita na nakuhuling fake na overlay. So, the fraudsters, nag-escalate na naman. They starting building cameras po. So, nilalagay na nila sa pin pad cover. If I may, sir. Pakita mo sa kanila. Ayan. So makita po niyo yan, there's a camera sa pinakadulo, sa kanto. Sa corner po. Oo, yung maliit po. Maliit. Maski kapain niyo po, hindi niyo mapapansin. Okay. Era po. So, pero po, pag makita mo, hindi pa siya ganun ka-perfect, di ba? Medyo parang plastic pa eh. So the next generation of fraud that we saw was an acrylic type. So acrylic siya, nilalagay nila para mas pulido. Hindi mukhang hindi ramdam papel. So ito po yung pinalit po nila. Makita po nyo yung ano niyan, ano siya. Actually, piyesa po ng cellphone niyan, kaya hindi mo basta-basta maano eh. Yan. Thank you.
So, medyo balik ko. Para makita lang niya, ngayon, kinakabit na lang nila niya tapos ipala nila. So, ganun po kaganda niyan. Hindi mo na talaga mararamdaman. Maskin kapkapin mo yan, hindi mo mararamdaman yan. Isipin po niyo, nasa loob siya nito. Balik ko lang po. So, nasa loob siya. So, hindi mo na talaga po makikita. Hindi mo na rin mararamdaman. Ito po. Okay, Mr. Jed. Sa loob po, medyo balik po na kayo dito, kaya hindi na eksakto. I think it may be scared. Kasi secure siya. Pag nangyari po, imagine po nyo, hindi na siya mapapasok. Kasama yung magnet sa ano. At saka yung magnet sa niya, yung malakas. So saan ha? Alin na yan? Mr. Chair. That you are on top. So, skimming is S-C-H-E-M-I-N. So, pag makita po nyo siya, para siyang telepono, may baterya, may circuit board, may camera. Pag-uusapan natin kanina ng access. Kasi, pag sobrang... Tapos, dito po nilalagay yung memory card. So, hindi siya nagbabato po ng data. Ano siya? Kailangan siya retrieve para punin yung memory card, palitan, balik. So, ikaw naman na... Okay.